dito tayo ngayon para sa isang tutorial kung paano ba mag-welding ng manipis na flat sheet or manipis na yero or GI sheet. Ito again, okay? Ito yung galvanized sheet, which is GI or galvanized iron. Okay? Marami kasi nagtatanong na mga lalo sa mga baguhang welder na nahihirapan daw sila kung paano mag-welding ng manipis na plata. So, ngayon tuturuan natin yung kung paano yung tamang polarity settings and tamang electrode size or stick rod size at tamang setting sa amperage para makapag-welding kayo ng manipis na galvanized iron or GI sheet. Okay? So, ang gagamitin natin ngayon, mga kaibigan, as a special electrode. Okay? Ito yung dito sa Pilipinas, uso kasi ito eh. Ito yung ginagamit. Ginagamit siya sa halos lahat naman. Kaya lang, dahil itong manipis na to, hindi siya pwede doon sa mas makakapal. So, general use siya for garage welding, garahe, mga maliliit na bakal, okay, tapos mamaliit. Ang size nito, nagagamitin natin, okay, is 332 of an inch or 2.5 mm yung size nung electrode sa loob. At ang wewelding natin ngayon is ang size niya is 1 mm yung kapal ng GI sheet. Okay? So, ngayon ituturo namin sa inyo step by step kung paano yung tamang settings ng polarity, tamang settings ng amperage. Okay, mamaya, binuhay natin yan. Then, kung paano yung tamang running or kung paano yung tamang pag-welding dito para hindi mabutas yung manipis na latang we-welding ninyo. Okay? Okay, mga kaibigan. Sa pagpapatuloy ng tutorial natin, bago tayo mag-welding ng manipis na lata, ang una muna natin gagawin is yung settings ng polarity. Okay, settings ng polarity, then amperage. Okay, buhayin natin yung machine. Ito ang gamit natin dito. Okay, ang gamit natin dito is powerhouse TIG 200 volts. Okay, combination of TIG welding and stick welding machine. Okay, up to 10 and from 10 amperes to 200 amperes lang yan. Okay, so ngayon pag mag-welding tayo ng manipis na lata or manipis na bakal, may ang standard settings kasi or normal settings kasi ng mga welding machine is DCEP, which is itong tinatawag na direct current electropositive, which is yung itong rod, itong stick rod na to, okay, itong stick holder or electrode holder, nakakabit siya dun sa positive port. So, kung ipakakabit natin yan, kung nakikita nyo to, kung nakikita nyo yan, andito yung stick rod port nya, andito yung sa ground. So, yung tamang settings kasi nyan, yung normal settings, pag nag-welding kayo ng bakal, okay, ng mga I-beam, mga kapal na bakal, yan ang tamang settings nyan. Andito yung sa electrode, okay, ito yun. Ito yung sa electrode, nakakabit siya dito. Ito yung normal settings. Ito yung tinatawag na direct current electropositive. Okay? Ngayon, pag mag-welding tayo ng manipis na lata, kailangan natin baliktarin. Ang tanong, bakit kailangan natin pagbaliktarin yung ground port sa electrode port? Okay? Ganito po kasi yan. Yung direct current electropositive o DCEP, ang mas umiinit, okay, is yung metal or yung base plate or yung materials kung saan yun ang wewelding nyo.
halimbawa ito, ito yung mas umiinit. Okay? So kasi kailangan itong mas mainit para yung pag nag-melt na yung welding rod, mapagdikit niya yung bata na we-welding niyo. Sa DCEN or direct current electronegative, ang mas umiinit ito, yung electrode, yung welding rod. Yan ang mas umiinit. Ito ang mas umiinit. So, nababawasan, ang napupunta lang dito is 30% heat. Ang napupunta sa electrode is 70% heat. Okay? So, doon na iiwasan na mabutas or matunaw yung manipis na bakal agad-agad. Dahil manipis, hindi mo makailangan ng mapainit agad to. Kasi pag isla pala, magdidikit na yan. Ganun din sa TIG welding. Ngayon, kasi ang current kasi pa ang takbo, magmula sa ang DCEP at DCEN, ang current magmula dito, papunta dito. Pag pinagbaliktad natin siya, so magmula na dito, papunta na sa ground. Okay, so yun yung settings. Kaya bakit hindi natin mabubutas to sa ganong settings? Kasi nga, ang mas mainit, yung electrode, mas malamig yung base plate o yung material plate na we-weldingin natin. 30% heat, 70% heat nandito. Pag normal settings, DCEP, ang mangyari ito, 30% heat, 70% heat ang mapupunta dito sa we-weldingin natin. So, yun po ang settings mga kaibigan. Then, yung current naman, or yung amperage naman, ang settings natin, kung mas manipis sa 2.5 at meron kang 1.0 o 1.5 electrode, ang nipis, ang liit, or ang laki, ang settings niyan, at least nasa 30 lang yan. Nasa 30 lang. Okay? Pinap na yan sa 30. Pero ang gamit natin ngayon, 2.5. So, kulang to. Kulang tong amperage na to para tunawin niya tong bakal. Itong amperage kasi mga kaibigan, ito yung heat para matunaw tong, para matunaw yung electrode natin. So, sa 2.5, kailangan natin taasan ng konti. Based on my experience, based on my practice, kailangan ko siyang gawin at least 60 ampere. Okay? 60 ampere. So, sa 60 ampere, enough na to para ma-welding ko yung 1mm na thickness ng lata na hindi nabubutas. Na ang gamit kong settings is DCEN or direct current electronegative instead na direct current electropositive or DCEP. May background. Yan ang mahirap kapag nag-shoot kayo sa tabing kalsada yung garahe nyo. Okay? So, susutin ko muna yung mga ano ko, yung mga gear ko, then start na tayo. Let's put our gear. Okay. Pakita natin sa inyo kung paano natin i-weld niyo. Ito malaking tulong kasi sa inyo to sa mga baguhan, yung mga biyasa na diyan, mga master na sa welding. Kaya-kaya to lalo kung gamit niyo TIG. Paano kung wala kayong TIG for MIG? Tapos mag-welding kayo ng repair kayo ng jeep. So, mahirap yung gawin. So, basta natin. Okay? Okay, here we go guys. Go! Oh,
ito yung nagkaroon ako ng konting problema. Bakit? Kasi nung natapat siya dito, yung nag-welding na ako sa magnet, yung current nung electricity, okay, nagka-fluctuate siya dahil dun sa magnet sa ilalim. So yun ang tanda nyo rin, ha, gumahing ako. Kaya pag natak nyo na, tanggalin nyo na yung ano, kalimutan ko tanggalin. So, tingnan natin to. Okay, umulutas, tanggalin natin yung mga flux. Kung may wire wheel kayo, wire wheel din ito nyo. Maganda kasi, pag maganda, tuloy-tuloy. Okay. Makikita nyo, makinis. Katulad nito, makikita nyo to, makinis. Yan. Makinis yung bead niya. Okay? Pag tuloy-tuloy. So, okay lang naman yan. Lato kasi yun eh, hindi talaga natin maano. Kaya nito, tingnan natin itong isa ulit. Yan yung resulta. Yung settings natin. Welding natin. So, kita nyo yung loob. Ayan. Kita nyo yung loob. Okay. Tapos, makikita nyo yung loob na yan. So, welded talaga siya. Okay. Ito. Makikita nyo. So, ganyan yung pag-welding ng manipis na lata. So, yung polarity, tanda yung polarity, dapat di yung electrode nyo nakakabit dun sa negative port. Then yung negative, yung clamp, okay, yung ground, nakakabit sa positive port kung saan dati nakalagay yung ano. Tapos yung settings nyo, dapat 60 amperes or mas mababa. Pag medyo masyado mainit, bababa nyo rin. Okay? So, ganon. So, kaya, ito, pag sisilipin nyo, ano ba, kung masisilip nyo naman, kung may butas, doon sa may butas, i-reveal nyo ulit. I-reveal nyo ulit. Hindi mo may perfect basta-basta yan. Maliban na lang kung tig yung gamit natin o MIG. So, makikita mo agad talaga. Diba? Kasi ito may flux. So, kaya nga dapat, sunod-sunod yung dot-dot mo. Hindi mo naman ito pwedeng i-full wheel dire-diretso. Dot-dot lang, sunod-sunod. Okay. Kasi ang iniwasan natin dito, kapag ito masyadong uminit, mabubutas agad yan. Diba? Kaya nga pinagbalik na dati yung port kanina. Para maiwasan natin itong masyadong uminit. Na hindi mabutas. So, yun yung settings niya. So, try natin na i-grind to. Tingnan natin kung may maganda ba yung pagkaka-weld niya. Okay? Ito yung finished product ng ano natin, ng na-weld natin. Okay? Makinis. Okay? Tibay. Tibay yan. Ito. Okay? Tibay. Okay, ito nyo naman. May mga sablay, pero hindi maiwasan yan. Kasi nga manipis. Ingatan natin pabutas. Hindi natin masyadong binababay yung welding rod. So, kung pipinturahan nyo naman, walang problema. Kung hindi, kung ganyan lang, di putukan nyo ulit. Weld nyo ulit yung mga parte may porosity, may butas. Okay? Ulit yan. So, kung masasanay kayo, yung laging gagawin nyo, mapapractice nyo, maybe kailangan nyo pang babaan yung tirahin nyo, or kapalit. Just do some experiment para makita nyo kung ano yung resulta sa inyo. Okay? Baka pwede kayong gumamit ng mas malaking rod.
Okay? Baka ito, 2.5mm. Kung may mabibili kayong mas maliit, mas maganda. Dati gumamit ako ng mas maliit, 1mm na rod. Pero 1.9, okay? 1.5. I don't remember exactly. Yung welding rod, gamit pang stainless. Mas maliit kasi. Mas payat. Subukan ko siyang gamitin. Mas maganda siya sa ganito. Kasi mas mababa yung ampere yung ginagamit ko. Nasa 40 lang. 40 ampere. So ito kasi, 2.5. Special rod, 6013. So, ang gamit natin amperahe, 60 ampere. So, tapos, naka, ang polarity ng gamit natin is VCEN or reverse, baliktad. So, yung welding rod natin nakakabit sa ground port at yung ground clamp natin nakakabit sa negative port. Positive port, pinagpalit lang natin. Pag mga bakal na mga kapal, yung normal settings yung gagawin natin. Yung hindi natin magkapalitin. Yung ito, babalik natin dito. Babalik natin dito sa dating yung nilalagyan sa positive port, yung electrode holder. Pag yung mga kapal na bakal, pag maninipis na bakal, mga tubular na mga maninipis, mga 2mm, 3mm ang kapal, pagpalitin nyo mas maganda. Kasi unang-una hindi kayo mag-aalam, pwede kayo magbabad. Sa mga 3mm, 2.5mm ang kapal, pwede na kayo magbabad kahit paano. Pwede nyo nang ibabad yung welding, pwede na kayo maglaro. Pwede kayo mag-seaweave or something like that, mag-wave, round circle, ganyan. Pero pag yung maninipis, mga 1mm or 2mm below, hindi kayo makakapagbabad ng nag-retol. Sundot-sundot lang, patong-patong lang yan. Para hindi kayo nagitig. Isa, putok lang ng putok, patong-patong. Okay? So yung mga kaibigan, sana may natutunan kayo kung paano mag-welding ng manipis na lata or GI sheet, flat sheet, something like that. Ito, alam na alam ito ng mga ano. Biyasa dito yung mga latero, mga gumagawa ng mga body ng mga sasakyan. Alam na alam nila yan. Mostly kasi yung mga company, ang gamit kasi nila, TIG, MIG. Kasi bakit? Yung TIG kasi, isa kami, ang settings niyan, ganun din, DCEN, or baliktad, yung pinaka-electrode, nasa na negative port, binabaliktad yan. At saka, mas manipis yung rod na ginagamit sa TIG, saka sa MIG, manipis yung wire. Kaya talagang maganda siyang gamitin sa ganito. Lalo pag napag-aralan nyo, so napaganda. Kung wala, stick rod tayo. Ngayon, pag-aralan nyo lang din yung settings. Katulad nitong naituro namin sa inyo ngayon, 60 ampere sa 2.5mm, kung mas maliit na rod, mas mababa sa 60 ampere, pwede kayo mag 50, 40, as long as kayang sunugin yung rod, then kaya niyang mag-penetrate dun sa mantis na bakal, kaya niyang mag-weld yung bakal. Ganun ang bakal niya. So, sa muli, next time, marami pa namin ituturo at hindi lang yan, yung ano-ano pa mga tricks and tips para makapag-welding kayo ng maayos sa inyong bahay o sa mga pinagtatrabaho. Okay? And good day, masalamat.